Yes, it's a beautiful day here in Abra. Once again, si Madam Yulang, yung Madam Dami La Cochera. Dito pa rin tayo Abra. Sa bahay ni Tita Bibi Love kasi pero mamaya-maya alis na po kami. Pabalik na po ka namin Manila. Pero before we will leave here in Abra, meron po kasing ginagawa rin talaga si Tita Bibi Love dito here as charity. Simula pa noon na pag umuwi siya ng Abra. So, babawag po tayo dun na mamaya. Makita natin kung ano yung mga pinamimigay niya dun sa kanyang mga farmers at saka mga kapitbahay dito sa barangay nila sa barangay sa Abra. Barangay Pangal, Danglas, Abra. Babain natin. Dinidisagtag muna ito ko pa. So ayan, nagpapakin na sila para sa kanilang gift giving. Pagbibigay si Tita Carol, kapatid ni Tita. Si Ma'am Evelyn. Ayan, so ito yung... Ito na yung pamimigay po, isang cartoon, ganyan. Kukunin mo, Ma'am. Ganyan, kukunin mo, Ma'am. May gatas na, may bread. Sabon. Ay, pwede pinagbaro ko. Mayroon ko pinagbaro. Tumulong si Sir Ugong Dehero. At si RJ, si Copper's Vlog. And Kuya Wancho. So ano yan? Yan yung mamimigay natin, Sir. Para sa mga farmers na ni Tita Pita. Sige lang. Sige lang. Wala kang nakakalap dito. Wala mo, Rudy. At purong. Ay, So, Tito Bibila, pag umuwi talaga yan dito sa Pilipinas, kilala na siya. Pag umuwi siya dito, namimigay talaga siya sa kanilang mga kapitbahay, kababayan dito sa Abra, sa kanilang barangay. And even though nung pandemic pa, namimigay niya si Tito Bibila ng groceries, mga pagkain, especially nung pandemic, pinamigay niya dito sa kanilang mga kabarangay. Kasi kailangan daw nila ng tulong. Dapat binigyan mo kada. Wala akong bala eh. Dapat binigyan mo ganito. Sabuan. Dami na palang subscriber mali mo maulang. Kapati sa Abra, dami palang subscriber ni Paul. Remember, Abra is the capital of Abra. May cash pa yun. Oh my God. Ha, ano? Basta may dala silang paso. Pahunahan ng lupa pag may paso. Oo, basta may paso at saka may dala sa akin. Paso? Anong dala? Anong dala? Lupa lang pala. Tsaka? Paso. Paso. Para? Pamanahan ng lupa. Uuwi na yung lupa. Ayun yung gagawin nila pa? Ha? Abono. Pantambak. Gagawin nila pa? Panalim.
taniman sa paso lang. Yes, sa paso lang. Mahal ang lupa ngayon. Pag binigyan ka ng lupa, magpasalamat. Hindi ba ito dito? Depende rin sa lupa. Bakit? Payat at matataba. At matataba. Grabe. Ay, grabe. Mas malusog nga yung ano yung lupang mataba, di ba? Hindi, ito yun. Dahil hindi ka organic. Ay, ganun. Oo, yung mga ganun. Puro fertilizer, ganun. Yung mga pang papunta na sa ano, yung mga papunta na sa ano, pataba na lupa. Oo. Yung mga ganito yung organic. At saka yung mga... Eh, paano pag ganito ng mga islim? Panabana ng lupa. Reject din to. Kasi hindi na tawag ng mga malnourish na lupa. Grabe! Kagay naman mga malnourish. Ako naman na sobra. Sobra. Ito naman sa fertilizer kung may na-healthy yun. Oo. Yung pagkakas. Yes. So kaya kayo, mag-ingat kayo sa inyong mga kinakain. Coming from you. Coming from you, ha? Dapat na kinakain nyo ay healthy food. Ay, like you, healthy. Like, magnet. Kolesterol niya. Kawali, crispy pata, kanya, barbecue. Diba? Tapos samahan nyo pa ng mga seafood. Yung mga deads na yun, mama. Ako yung deads agad. Ano no? Pinapadeads mo naman yung ano. Hindi naman. Pampahaba nga daw ng buhay yun. Kaya ako sa Kuya Terso, mag-diet ka. Ano yun? Nasaan si RJ? RJ! RJ! RJ na si RJ. Ayan si Mamang. Ito ang mother, mama ni Tita Pibilaw. Tsaka yung sister. Si Tita Kathy. Si Mamang is 92 years old. Si Mamang is 92 years old. Right, Mamang? 93 pala, sorry! Wow! So, 93 past 1 pa. So, ang lakas pa niya. Thank you, Tita Pibilaw. Oh my God. Bigay ko sana kay Kulwag. Ang daming bigay ni Tita Pibilaw. Ayan ang mga ano, saka maraming vitamin. So, thank you, Tita. Asa, it's a binigyan pa ako ng bag. Binigyan pa ako ng... Mayroon pa akong show. My God. Kailangan mo daw yan. Ay, ako mahilig talaga ako mag-linis ng ano. Ito gusto ko. Collagen. This is pampadagdag ng water sa skin. Bakit sobrang dehydrated? As we grow older kasi, our water content in our body is getting ano. So, kaya kailangan natin ng collagen. So, si Paul, si Paul tumaba na, o, di ba? Bumalik na yung katawan. After ng kanyang... Oh, sarap po. Sabi ko kayo po, first, a week and then. May Diyos ko mong payat mo. Instead na sabihin ko, it's nice to see you, it's nice to finally meet you. Ay, payat mo. Yun yung pambungad mo sa kanya, tita. Oh my God, payat mo. Umaban lang ako para sa bahay. Tapos namumutla pa. Buti nga yung rosy cheeks na siya. Ay, rosy cheeks. Lamaki na naman yung chan niya. Okay lang yun. Lamaki na naman yung chan niya. Kung may sabihin niyan, baka naman eh. Baka hindi nakakain naman yun. Na-conscious na nga sa chan niya, tita eh. Sabi mo kayo sa pag nandun ka na sa sled, diet ko na lang kakaya. So, ganito ang kanilang suman dito. Pero ang sarap!
Merienda, mother? Mother! May insure ka! So, makikimarito style ba kung niluluto nila ni ate? So, this is the kalabasa flour. Flour. Ano gagawin dito, tita? Dinigding. Ah, dinigding. So, gagawin nyo ngayon is dinigding. Ito naman, paksiw. Paksiw na. Ito yan yung, ano, alam mo to, ambabao. Ambabao? Sa amin. Alukun. Ano ito? Bulaklak ng ano? Bulaklak ng alukun. Ambabao. Puno? Ambabao. Ay, hindi mo alam ambabao? Hindi ko po alam. Ito parang ano siya? Parang tagda. Parang ibid-ipil. Imagine naman ibid-ipil. Kaugam yan. Ikaw ah. Pangukha nga lang. Pangukha ng ibid-ipil. Hindi pinaganda. Ito yung Jew. Baka magdaga ako ni Ana. Baka magdaga ako ni Tita. Parda. Parda. Ito naman, upo. Ayan, alam ko yung upo. Ito, yan, yun yung kasama doon. Kalabasa? Ah, ang lilit pa. Hindi, hindi na nila pinalaki. Ba, pwede na kainin niya ganyan? Pwede, hiwain na. Diba, nag-ano na sa'yo? Nag-ulam na ganyan? Yung parang pinakbet, parang dinding-ding? Oo, oo. Nihalo. Diyo, ano yung natin? Ito ano naman, Tita? Kamote. Yung kamote. Hindi yung kalabasa. Hindi kasi hindi kasi hindi kasi sama doon para makita niyo yung hasyenda nila. Hindi na po. Ay, hindi na. Okay lang. So, yun. Hindi pa naman kasama. Saka medyo sa hasyenda niya. Yung hasyenda niya. Matagal to? Fix? Matagal lang mo lang kilaw? Parang drawn out? Eh, drawn out? Hindi. Hindi na naman sila so ito, nakapiso nung mga to. Ang dito sa Abra, sa Ilocano, kinakain tong bulaklak ng ano. Mahal to. Dapat sa brown bulaklak ng kalabasa. Dito, tinan mo yung... Ito ang pinakamahal ngayon. Oo nga. Ang sibuyas. Diba? Magkano lang dinabili natin ito kahapon, tita? Magkano lang ito kahapon doon? Sabihin natin. 65 to isang ngayon, ano. 65 kilo. Lang to, half kilo. So it means 130 lang yung kilo dito. Sa Maynila, 200, 300. Wala pang ganyan, di ba? Wala pang ganyan. Sana pala bumili ako nito kanina. Native na sibuyas. So ang gagawin niyo is dinding-ding. At saka paksiw na. Ito, gabi. You know, stem ng gabi at saka dahon ng gabi. Gagawing paksiw. Paksiw na gabi. So yun yung mga local food ng mga Ilocano. Sa Pangal. Barangay Pangal. Abra. Dago para makilala yung Abra. Ayong ano sa akin yung vlog na may Marisa sa mga ano. Share ko sa mga friends. Si Tita ay ang treasurer, ang tagahawak ng kayamanan ng Pangal. kaya maraming pera yan kasi siya may hawak ng pera ng kaba ng bayan. Hawak niya. Hawak niya ang kaba ng bayan. Di ba? So, nakikimaritas lang naman ako. So, ayan, umalis na sila ni Tita Carol para ipamigay yung ibang mga groceries. Ayan. At may gumagawa doon sa likod. Ano yung buko? Ayan. Ano yung buko? Kainin lang? Ba't parang ano? Parang... parang na, mapurol yung ano mo. So, kinatita kasi din sa likod. So, overlooking. Overlooking. Daming kawayan. Kaya malamig dito kinatita.
nagsawa na kami sa buko, kakabuko namin. Kaya mukhang natuloy kaming buko din. Donut. Makunat kasi mapuril yung ano mo, yung itak. Ay, may tao rin pala doon. Ay, no choice. May nagpipintura. Opo, hindi ka nga. Hindi na po. Ito the grocery. Katago na? One. Gusto niya mong usang sa pangin. Pwede sang. Tidam mo ina lang. Ang inan ko kay mamang, baka pagbababa ng hagdanan. Ha? Nagit pa din ang mukhon mo. Mapanta motor mo? Motor tan? Ha? Ang motor tan? Oh. Luwa dam a. Kumpot. Si mama, napaka groovy pa rin. So yung pumunta ng farm. She is 93 years old. Binaro. Ay, wow. Talaga pa nagkita na. Sienda na. Our farm. Nalala ko tuloy yung lola ko. Ang bango ni mo. Sa anak mo ko, ting. Baka matinag. Na? Dapat ang sikil. Pang recycle na lang. Ininom na. Ay, doon sa motor. Sa motor. Pwede ba yan? Baka matumba, ano? Magano? Bakit walang tricycle dyan, Beth? Tricycle na lang siguro. Kasi baka matumba dun sa motor. Paano ang gulay yan? Si Daeng. Gulay. Why? Nga sinagpawak ta udang. Ay si? Anong gulay ito? So may dala si Sukri El Torno. Ah, wow! Puros gulay na lang kainin natin. Gulay na shrimp with gulay. Yan mama. Masarap yan. Eggplant with upo and shrimp ang pala yan. Yan ang sa generation natin wala na, mahirap na yung abutin dahil sa mga kinakain natin, sa lifestyle natin hindi na yan pwede sa atin, parang hindi na tayo abot sa kanya. Maswerte na tayo kung abutin ng 60-70. Ay, ako nga kung bako ng 90. Nagpahid ako ng 11,000. Ito, ano pala ito, Edita? What's upo. This? Ano ito yung upo nyo dito? Yeah. May pahaba, may pabilog. So, kakaiba ang kanilang upo dito, bilog. Ilang klase yan. Tawag pa dyan. Kasi ang kikita ko lang upo sa Maynila yung mahaba. Hindi, may klase kasi yung native. Ito yung native na upo. Hindi. Bilog. Please comment down below kung may upo kayong ganito din sa inyong bayan. Kung saan man kayo. Kasi dito ko lang nakikita sa abrat. Upong bilog. Alam mo kinakain nila ito. So ito na yung finish na ito. Taksiyo na gabi. Ang dami nito dun sa dinding. Ay yung flower. Ang dami nito doon kay Latiktik. Diba? Sa Mindanao. At meron pa silang... Meron pa tayo. Ay, ang harap nito, oh.
dimples na sobrang liit. Hindi naman dimples ko. Yan na to. Para siyang ano. Ano yung seasonal na fish? Ano yan? Ito, caviar. Ano yun yung, ano yung, Egg? Yan yung mga anak ng pating. Kumain ko pala ng anak ng pating. Anak ng pating. Hindi, meron to. Dulong. Ah, dulong. Pero dulong yung dulong na dry.